nagkagulo dito sa Ghana kapag nagmamaneho pa. Nakita niyo magulo? Hindi pa yan ganyan, minsan mas magulo pa yung daan. Hello mga Ghana, kamusta po kayong lahat? Papasok na naman sa trabaho ngayon. Actually, medyo late na ako kasi late na rin ako nagising. Ngayon is umuulan pa. Actually, tapos na yung ulan. Alis na akong bahay. Kanina pa yung ulan, mga 2-3 o'clock ata to 4. Pero may konti pang ambon. So, tingnan natin yung magiging panahon ngayong araw. Actually, inantok pa ako. Kala ko malilate ako. Kasi 7:20 something na ako nagising. Yan ang oras na ngayon. Matagas yung tubig, oh. Kaya yung may-ari ng bahay na yan. Ay, ng tubo na yan. Kundi, kung babae. Then, yung basang-basa yung daan. Actually, ang lakas ng ulan kanina umaga. May halong pulog at kitlan. Dito sa Ghana, minsan lang yung talaga yung ano, yung umulan ng ganito kalakas. Kasi dito, most of the time, mainit. Parang umahabot nga ng ilang buwan, hindi umuulan dito. Pero alhamdulillah, kahapon, umulan. Ayan o, ang daming bumibili dyan. Yan isa sa mga malakas na tindahan dito. Parang breakfast. Ayan, may fried chicken. Nakikita nyo. Ayan. Yung dyan sa kabila, kilos na nila. Kasi dinemolish. Ito malakas talaga yung tindahan na yan. Lalo na kapag breakfast. Actually, hindi ko pa na-try yung tindahan na yan. O yung parang karinderiya pa yan. Or street food. Hindi naman siya street food kasi umaga siya pang breakfast nila. Ayan. Ayan, maraming wala masyadong sasakyan ngayon kung tutuusin siguro kasi umuulan. Baka yung iba ayaw pumasok ng trabaho. Pero ako ito, medyo late na nga sa trabaho. Actually, matagal din ako din nakapag-vlog eh. Ayan, malakas yan siya. Hindi ko masyadong maano. Let's go. Ito yung tinatawag na Wajir Junction. Wajir Traffic Light. Pag sinabing Wajir Traffic Light, ito talaga. Ito yung baha. Ang problema kasi dito kapag umuulan is yung daluyan ng tubig. Kasi yung mga gutter dito is puno ng basura, puno ng buhangin. Yung iba pang gutter is mostly ng mga gutter dito is walang takip. So natatapunan talaga siya ng basura. Tapos yung mga ibang gutter mas mataas tulad niyan, mas mataas yung gutter. Wala pang gutter yan, walang daluyan ng concrete. Tayo mo diyan. 'Di ba? Diyan lang yung tubig. So yung mga daan-daan dito, doon dumadaan yung mga tubig, yung tubig. So kaya yung mga daan dito is nasisira. Mostly ng daan dito is hindi maayos. Pero wala, manageable. Wala tayong magagawa nandito tayo sa bansa kung saan it's out of our hands by the government. So ganun dito sa Ghana. So,
mamaya, hindi ko alam kung anong mangyayari by noon time kasi baka magdeposito rin ako ng pera sa bangko. Nando talaga ako. Kaya hindi ako nakapagsalamin ngayon ng sunglass kasi hindi naman ganun kaliwalas yung araw. Pero pag ano talaga, pag lumalabas ako ng sunglass ako. Actually, mga 4 minutes lang naman yung biyahe or 5 minutes yung biyahe mula sa bahay ng trabaho kapag walang traffic light, kapag tuloy-tuloy. Kataon lang na may traffic light talaga ngayon. Super traffic. So ngayon, pupunta ako dan Suman kasi doon ako magdideposito. Sana wala rin masyadong traffic doon sa unahan banda para mapabilis yung pagpunta ko doon at makabalik na sa trabaho. Sa may Mala Market. Actually, malayo pa yung daanan ko doon pa sa unahan. Ma-traffic. Ito yung Mala Market na sa right side. Dito na naman is ma-traffic na naman. Kaso, di ko alam kung saan ba yung lane kasi apat-apat na yung lane. Wala ata sa linya yung mga sasakyan ngayon. Ganyan dito. Ang mga daan kasi dito walang linya. So, ang hirap na tignan kung saan pa yung tamang linya or what. Kasi, hindi mo alam kung saan ka dadaan. Ayan, may mga pothole, di naayos, ganyan dito. So, medyo ma-traffic ngayon. Tignan nyo naman. Marami pa ako dun sa lilikuan ko. Papunta dun sa bangko. Ayan yung market na pinupuntahan namin. It's quite traffic. Tanghaling tapat na. Mga darating ako dun sa bangko, mga 12:30. 12 o'clock ako malis ng bahay, ay ng work, ng shop. So ako talaga siguro siya ng 30 minutes yung biyahe ko papuntang bangko lang. Magulo pa talaga yung daan or yung biyahe ng mga sasakyan kasi
hindi talaga alam kung saan. Kaya mo, nagpo-four lanes na. Ayan, so, that's how it is here. Finally, after 33 minutes, nakarating na ako dito sa Absa Bank. Ayan, ito na yung bank ko. Medyo, ayan, medyo malayo. Hindi na, medyo malayo, tsaka ma-traffic pa kasi ngayon. Wala kanina umalis na, natok talaga ako ngayon. Sana wala masyadong tao para makapunta na ako ng bahay. Mag-break na ako. So tara, punta na muna tayo ng bangko. Init ang panahon dito sa Ghana. Ayan, katabi lang nitong bangko is yung Gal Bank. Ayan. Tapos ayan, yan yung dance man roundabout. So pasok na muna tayo. Right. Ito lang yung pera. Dito ko kasi tinatao yung pera sa ilalim ng sasakyan. So tara, pasok na tayo. Ayan, tapos na ako mag-deposito. Actually, mga 45 minutes yung pag-deposit ko. Medyo matagal-tagal din. Tinitingnan ko yung araw kasi meron daw ano ngayon, solar eclipse. Kaso dito ata sa Ghana, hindi siya visible. So tingnan nyo naman yung araw. Tsaka umulan pa kasi kaninang umaga. Kaya hindi talaga makikita kung may solar eclipse ba or wala. So maulap eh. So ang ngayon, pupunta na lang ako ng bahay, magpapahinga lang ako saglit, tapos pupunta na ako ng work pabalik. So medyo masama yung pangalim ko kasi nga siguro inaantok ako, tapos mga ilang araw na rin ako, medyo masakit ng ulo, pero okay na rin ako. So ngayon punta na lang ng bahay, tapos pahinga, tapos balik ng work. So that's for now. Yan, alhamdulillah, tapos na naman yung isang araw ng trabaho natin. Ngayon is actually 6:04 na, uwi na ako. Kasi nga, tapos na yung trabaho. Pero parang matraffic pa ata ngayon pag-uwi. Pero malapit lang naman ang bahay. Hindi naman ganun kabisi ngayong araw. Kapi ni Samir lang dito kanina sa shop. Kasi si Ben, day off. Naman ganun ka busy. So, pero busy yung daan. So time to go home na. Yan yung uwian na talaga ngayon. So medyo busy yung daan. Ayan. Tignan nyo naman, magkagabi na. Kasi dito pag alas 6 na ngayon is madilim na. Dati alas 6 maliwanag pa. Hindi ako makasingit. Tingnan nyo naman yung mga daan dito. Yan yung tinatawag na trotro. Yan yung major transportation dito po sa, or major public transport dito sa Gan. Ang trotro. So, kailangan mo talagang sumingit para makaalis ka sa iyong naroroonan. Ayan si Kuya na dyan pa. Kasi walang yan bus stop. So kailangan marunong ka rin. Ito lahat yung trotro wala sa tamang way. Kaya mo bigla na lang yan silang mag-i-stop.